masarap at masustansyang gabi sa inyong lahat. Ayan guys, luto na ang ating minatamis na shrimp twisted with margarine. Ayan, ano pang ginagawa nyo? Kain na tayo. Super yummy, masarap, malinamnam. Kaya dyan, pumunta na sa inyong kusina, ihanda na ang masustansya at malinamnam na ulam. Uulitin ko, ito ang minatamis na shrimp twisted with margarine. Taste natin to. Ayan na nga, magsisimula na tayo sa ating pagluluto ng ating ulam. Unahin natin ang ating ingredients. Ito yung bell pepper, syempre ang ating ginger, ang ating black pepper, ang ating onion, yes, and then ang ating garlic, then ang ating magic sarap, always present sa ating ulam kasi nagbibigay talaga yan ng sarap. Okay, next ang ating sugar, then ang ating oil. Okay, so ayan. With our soya liquid beans or peas. Okay, ayan. Siyempre ang ating margarine na magpapatwist sa ating ulam. So, mag-iwan na tayo ng ating mga ingredients. Unahin natin ang ahos o yung bawang. Ayan, set aside. Next is ang ating onion. Okay, set aside. Ayan, next, yung ating ginger o long luya. Okay, so ayan. So, next is ang ating bell pepper. Okay, so ayan guys, wala tayong chopping board dito sa bukid, kaya ang ginamit natin is yung plato. Okay, so after that is magluluto na tayo. Mabalik tayo sa traditional way na pagluluto gamit ang ating panggatong, yung kahoy. Ayan, so ilagay na natin ang ating margarine. Tunawin muna natin yan. Okay, so yan talaga ang nagpapasarap sa ating ulam ngayon. Ang magbibigay twist, okay? So after that is ibuhos na ang konting oil. Yan. Tapos haluin. And ilagay na ang ating bawang. Next, onion. Next is ginger. And haluin natin. So, pagkatapos niyan is ang ating black pepper. And then, haluin. Ang ating magic sarap. Okay, so ayan, haluin natin yan siya guys para hindi masunog. Ayan. At ayan, ilagay na ang ating prilaga na shrimp. Okay, so pagkatapos niyan is haluin natin ng maayos. Ayan, so na-distribute na talaga yung lasa sa ating shrimp. Yes. Okay, so ilagay na natin ang ating bell pepper at ang ating sugar. Yan. So, bongga to guys yung niluluto natin ngayon, lalong-lalo na pag graduation day. So, ayan, ilagay na natin ang ating soya. Yan. So, wag masyadong marami kasi baka mas magiging maalat siya kaysa sa tamis ng ating niluluto na recipe. Okay, so, uulitin ko guys na maganda tong ulam na ito na iluto nyo na before ang graduation kasi anyway, matagal naman to siya mapanis. Okay, so ayan. So, good for graduation day. Napakasarap, masustansya, at mura pa. Okay, so ayan. Halu-haluin lang natin guys at antayin natin na malalapot na yung sauce ng ating ulam. Kasi pag malapot na siya, bongga na siya guys. Pwede na natin siyang kainin. Okay, so kayo dyan. Kung sino man ang magnanais na magluto ng ganitong ulam, well, i-prepare nyo na ang ingredients sa inyong kusina at mag-enjoy at panoorin itong vlog kong ito, itong video na ito from start to end para matuto kayo sa pagluluto ng ganito. Okay, so ayan. So, luto na ang ating ulam kaya ilalagay na natin to sa ating topper. Okay, so ayan. O, diba? Kung andito lang kayo guys sa aking kinalalagyan ngayon, maaamoy nyo talaga ang aroma ng sarap ng ulam na ito. Okay, so ayan.
Ang dami na nito, guys. So, nakatipid tayo. Okay, so, malalaki kasi yung mga hipon natin. Kaya, bongga lang kahit isa-isa lang. Okay, so, ayan. Kainin na natin to. Mmm.